Hi guys! Welcome dito sa Tenriga at Doy TV Sports. Well, alam ko, inaabangan nyo po ang part 2 no, nito ng ating pag-uusapan tungkol sa Bakbakan San Miguel Beer Men. At ito pong Meralco Bolts. Ayan. Well, sa una pong vlog, ating pong nabanggit no, ang dahilan kung bakit natalo po ang San Miguel Beer Men. Ano po? At ngayon po, ang magiging game plan po ang dapat gawin ng Meralco para muling talunin na San Miguel, at on the other hand, ang dapat gawin na San Miguel para mapigilan po ang Meralco, no? Dahil mukhang sila ang may sweep kapag hindi po nila ginawa to. Okay, so una po sa lahat, maraming salamat po, no? At consistent ang view ko natin, consistent ang mga nakikinig at mga nagsasubscribe po dito sa ating channel. Kaya muli, maraming salamat kung nagustuhan niyo po itong video na to. Subscribe na po, no? Ayun lamang po. Maraming salamat. Okay, at sa Facebook nga po pala, follow na lang po, no? At, yun, follow and like. Okay. Yun. Ang ating topic nga yung gagawin. Unahin na po natin ang Meralco. Alam naman po natin ang Meralco. Ang gagawin nila, hindi na po, lihim sa lahat, no? Tatakbuhan nila ang Meralco, ang San Miguel rather, no? They will do that at because they know San Miguel, they can't catch them, di ba? So yun po magiging storya. Yan na po ang play, no? Yun lang. Wala na silang gagawin. Di ba? Kasi nga very predictable po eh, no? Alam na nila ang galawan ng San Miguel, no? Focal point of the offense is Junmar Fajardo, no? At alam nila na pagdating sa matchups, eh, mag-i-stick to, ano sila, no? Sa kung anong laro talaga nila, no? May typical point, center and forward, di ba? So, malayo sa style ng Meralco. So, yun lang ang gagawin nila. Wala na pong iba. Diba? Hustle plays, no? Lahat pwede tumira. Parang international type of game po, no? Parang FIBA. So, yan po. Para matalo nila ang San Miguel, no? Okay. Dito po tayo. Alam ko marami mga taga San Miguel ang mga nag-aabang, no? At salamat nga po pala sa pumuri, no? Sa ating nakaraang vlog. Salamat sa iyo, bro. Okay. Ngayon, ang gagawin po ng San Miguel, limang bagay. Yan. Limang bagay po ang gagawin na San Miguel dapat. Number one, palitan nyo po ang first five nyo. Palitan nyo po yung lineup nyo, no? I-adjust nyo na po dyan sa inyong kalabang Meralco. Alam ko na iba ang style nyo. At kung maglalaro kayo, kaparehas nila, eh, baka mas lalo pang maging delikado. Pero sa game 1 pa lang po, at nakita nyo na rin sa Ginebra na ineffective po sa kanila, sa Meralco. No? So, yun po ang number 1. Number 2, palitan na rin po ang style ng play. No? It's time to, reveal, no? Alam ko, may mga na-scout na kayo, may mga napag-aralan na kayo. It's time to do that, no? Kasi nga, when Junmar Fajardo na nasa ilalim, pababayaan lang nila umiscore yan, eh. No? Pababayaan nila, that's unstoppable. Ang mangyayari, ang tendency, yung ibang mga players, possible na hindi mapapasahan, manlalamig, no? So, dapat, anuhin na po, baguhin ang play. Paanong play? Baka sabihin nyo, sige nga, anong play gagawin namin? Well, as I mentioned before, no, na gagawin na San Miguel, magiging decoy. Gawin lang decoy si Junmar. No, pero paggalawin na natin yung mga players, no. Kung paano gumagalaw ang players po ng Meralco, ganun din po ang gawin nyo. At takbuhan nyo po, you have the tools, no. Kadikit po ng number 1, palitan ng lineup. Gawin nyo na pong number 4 si ano, si tawag dito, yung shooter. Gawin nyo ng ano yan,
Gawin nyo na pong number 4 yan, no? Huwag nyo na pong pagsabayin si Tautua at itong si Pajardo dahil maiiwanan po talaga kayo, no? So yun po. Tapos number 3 na dapat gawin po ng San Miguel mag whole court press po kayo. Subukan nyo po mag whole court press, no? Intensity na po ang depensa all throughout the game, no? Marami naman point guard, make use of them. May Jeron Teng kayo, may Enciso kayo, di ba? Make use of them, di ba? Maganda pong ano yun na yan, no? Nung bilisan natin yung rotation, no? Talagang sabayan na sila. Dahil kapag di nyo po gagawin yan, mapag-iwanan po talaga, you have the tools naman, eh. Diba? Why worry? At ang pang-apat, no, na dapat pong gawin ng San Miguel, no, is, pigilan na yung, tawag dito, yung second chance points. Paano mangyayari yan? Well, fight for the rebound, diba? Hindi naman laging si John Marang re-rebound, diba? Dapat lahat ng players trading room rebound, di ba? Hustle place na. Huwag tayong papatalo diyan sa mga sa players na Meralco na sobrang kumpiyansado. Nakita niyo naman kahit bago, di ba? Talagang lahat eh. Yan po mahirap eh, sa totoo lang. Diyan po kakabahan ng San Miguel, samantalang ang kabila hindi kinakabahan dahil lahat sila, lisensyadong tumira, lisensyadong sumalaksak, at very predictable sila, di po ba? So yun po ang dapat gawin dito ng San Miguel. At ang panghuli po na dapat gawin, no, ng San Miguel, walang iba kundi offense or defense means offense, no? Depensahan po ng maigi si Bandero. Siya po ang nag-orchestrate ng takbo. Kung pwede, no, sa salitang kalye, paasawa nyo na. Nandiyan si, gulate nyo. Pasok nyo si Kitemenes. Gulate nyo. Ang dami nyong guard, no? Ang sinasabi ko pong gawing number 4, si Trolliano na, no? Siya po, no? Si Tautua, pwede naman po to. Gawin na lang natin itong number 5, di ba? Sentro, kapalitan. Kasi, pag magsasabay ko, puro guard naman pala eh. Kayang-kaya nyo. Di ba? Kayang-kaya po yan. At basta, scrap nyo na yung mga nakaraang play nyo. Dahil, di po talaga obra sa Meralco. Ang katunayan, natambakan kayo ng fourth quarter. So yun po ang limang dapat gawin ng Meralco, no, pagdating sa place, no. Wala lang po tayong masyadong maraming oras para maggawa po tayo ng mga design plays katulad po ng ginawa natin sa mga content natin for Gilas, no. Kung saan nag-discuss din po tayo ng iba't ibang mga makabagong tag dito position sa basketball, no. Inano natin 'yan, hindi sa isa natin. So ngayon lang medyo nagmamadali tayo dahil ang dami po nating pinag-uusapan, no? At pagsisimula na po ang finals mamaya na, no? Game 2 ng San Miguel Beermen at ng Meralco, at magbabalik po tayo, no, para magbigay ulit ng update, no, sa mangyayari sa pangalawang game nila sa outcome, no? So yun lamang po, it's either on the road na naman tayo na tinanggilig niya, salamat, or dito sa ating pong mini studio. So yun lamang po, at maraming salamat sa inyong pakikinig at pag-subscribe. Muli, magkita-kita po tayo right after the game. Dito lamang sa De Enrica at Doy TV Sports. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.